Flipping Tips. So ngayon tayo ay magbe-bake ng classic fudge brownie. So napakadali lamang po nitong gawin at napakasimple lamang po ng ating ingredients. At kahit wala po kayong oven, makakagawa pa rin po kayo nito. At bagay na bagay po ito sa lahat ng okasyon, lalo na po ngayon kapatid po ang Kapaskuhan. Kaya sa lahat po ng ating taga-subaybay, sa mga mahal po nating OFW, kapag napanood nyo na at nagka-free time po kayo, itry nyo po itong ating classic fudge brownies. Okay? I-ready po muna natin yung mga baking pan na gagamitin po natin. So, gagamit po ako ng square pan. Ang size po nito ay 8x8. Papahidan lang po natin ng lard, margarine, oil, tapos lagyan po natin ng parchment paper para mas mabilis matanggal yung brownies po natin. Okay na yung ating baking pan. I-melt na po natin yung margarine na gagamitin at yung ating pong chocolate chips. So ito, pwedeng gumamit po kayo ng double broiler. Sa mga nakakaraan po nating video, ginawa na po natin yon. Ilalim ay tubig tapos nakaibabaw po yung mangkok. Kung meron naman po kayong microwave oven para mas mabilis, 30 seconds lamang po at tunaw na po itong ating margarine at ito pong ating chocolate chips. Okay? So ngayon, mag-ingredients na. So, unahin po muna natin yung ating pong dry ingredients. 100 grams ng all-purpose flour, cocoa powder, iodized salt. So, ito pwede nyo namang salain, pwede rin namang hindi. So, ako, sinasala ko para mawala yung buo-buo at mas mabilis nating mahalo. Kasi sa ganung paraan, maiiwasan natin yung pagka-overmix ng butter po natin. So, dahan-dahan lang. Maliit pala yung mangkok na ginamit natin. So, haluin lamang po natin, tapos set aside. Okay, so sa wet ingredients naman po, tinunaw na butter or margarine, white sugar. So, kapag nilagay na natin yung ating sugar, haluin lamang po natin ng mabuti. Sa ganung paraan, hindi ma-overmix yung butter natin at bukod po doon, magiging makintab po yung ibabaw ng brownies po natin. Maglalagay po tayo ng isang buo ng itlog at isang egg yolk. Bali, ito po ay pinagsama ko na. Maglalagay tayo ng melt chocolate. Pag-imix naman natin ng dahan-dahan hanggang sa magsama yung ingredients po natin. So, last ingredients, maglalagay ng 1/2 teaspoon ng vanilla flavor or vanilla essence. Tapos, i-mix lamang po natin saglit. Kapag okay na, lagay na po natin yung ating dry ingredients. So, hatiin po muna natin. Then, mix. Habang nagmi-mix po tayo, mag-preheat na po kayo ng inyong oven or improvised oven. Okay, so, i-mix na lamang po natin ito hanggang sa wala na po tayong makita na dry ingredients. Bali, dalawang baking pan yung gagamitin po natin dahil magluluto tayo sa oven at sa improvised oven. So, ganyang kalapot po yung pinakang butter po natin. Kung magagawa kayo nito at medyo nag-aalangan kayo bakit ganung kalapot, normal lamang po yun. Okay? Okay, so parehas lamang po ng ingredients at dami ng inilagay ko dito. Para maipakita ko lamang po sa inyo na kahit wala po tayong oven, makakagawa pa rin po tayo ng fudge brownies. Okay? Pagkatapos niyan, ipa-flat lamang po natin. Okay, bali, ang size po nito ay 8x8. Ang size naman po nito ay 7x7. Ang mangyayari lang po niyan, mas makapal po ito kumpara po dun sa isa. Okay, so dahil classic fudge brownies po yung gagawin po natin, hindi na po tayo maglalagay ng toppings po dito. Pero itong pinakang butter natin pong ito, pwede nyo nang lagyan ng kahit anong toppings. Pwedeng kasoy, pwedeng mga nuts, at pwede rin naman pong mga chocolate chips. Okay, so ito na yung ating improvised oven. Pinainit na po natin yan. At wala pong nakalagay na tubig dyan. Bali, maglalagay lamang po tayo ng pinakang patungan. Pwede rin naman po mga llanera. So ito na lamang para mabababa pa. Kasi medyo mataas yung nakuha kong yun. Itong ating 7x7, dito po natin lulutuin.
Bale, lulutuin lamang po natin yan sa low to medium po ang apoy. After 30 minutes, ito toothpick check po natin. Kapag may butter pa, ibig sabihin hilaw pa, mag-additional na lamang po tayo ng minutes sa pagluluto. Sa oven naman po tayo. Inireheat na din po natin yan at pwede na po natin ilagay. So, yung ating 8x8 ang nakalagay po dito. Yan, 170 Celsius ang temperature. Up and down ang function. At lulutuin po natin to sa loob ng 30 to 40 minutes. After 30 minutes, ito toothpick check po natin. Kapag may butter pa, mag-a-addition na lamang po tayo ulit ng minuto. O, balikan na lamang po natin kapag luto na. Yan, na-check ko na siya kanina, kaya lang hilaw pa. Ngayon, ito toothpick check ulit natin. Okay, so medyo malinis na po yung ating toothpick. Pwede na po yan. Kasi, maiin-in pa po yan sa init po nung ating kawali. Okay? At syempre, luto na din po yung sa oven po natin. O medyo iin-inin lamang po natin tapos hahanguin na din. Okay, so ito po yung luto natin sa improvised oven. At ito naman po yung luto natin sa oven. Yan, kapag kaya na po ng ating kamay, tatanggalin ko na po ito sa baking pan po natin. Nabagsak pa siya. Okay. So, mainit pa siya. Okay, so magbalik po tayo kapag malamig na. So, malamig na po itong ating brownies. Ang sunod na po natin gagawin, i-slice naman po natin. Okay, so ito yung pinakita ko sa inyong recipe na niluto po natin sa oven. Okay, pwede nyong i-slice ng 16 pieces. Hatiin muna sa gitna. Hatiin po ulit natin sa gitna yung kalahati. Eh, so ito, favorite po ito ng mga chikiting ko. Kaya si Ate Janelle, nag-iintay na siya. Tapos, hatiin ulit sa gitna. Ngayon, bigyan ko naman kayo ng konting idea sa packaging po natin. Pwede po tayong gumamit ng cupcake liner, pwedeng plain lang, at pwede rin naman pong may design. Ilalagay lang natin sa gitna, ganun lamang po siyang kadali. Mga 2 ounce na lang yung cup na gagamitin nyo dito kasi medyo malaki na po itong 3 ounce. Pwede po nating ibenta ng tingi-tingi at pwede rin naman po nating ibenta ng per box. Ngayon, bigyan ko naman kayo ng idea sa box na pwede po nating gamitin. Nilagay na natin sa ating cupcake liner. Ito yung available na box ko dito. Ang size po nito ay 6x9. Pero kahit ano namang box, pwede po nating gamitin kung ilang fudgy brownies yung ilalagay po natin. Makakapaglagay tayo ng 6 to 8 pieces. So, ganun lang siya kasimple. Tapos, lagyan natin ng sticker. Pwede rin po natin itong lagyan ng ribbon tulad po dun sa nakakaraan natin review. Pwede rin po tayong gumamit ng mga clamshell. 8 pieces lamang po ang kasya. Pwede nating ipa-order online. Pwede natin ipa-order sa mga trabaho natin. At pwede rin naman po natin itong ihanda ngayong parating po ang mga okasyon. Ito, pwede rin po natin ilagay sa mga cup. So, imahinasyon na lamang po natin para mas gumanda pa po yung produkto po natin. At pwede rin naman po natin itong ibenta ng tingi-tingi. So, depende na po sa atin, sa lugar po natin kung alin po yung mas mabibili. Okay? So, ngayon may idea na tayo sa packaging. Ngayon, bigyan ko naman kayo ng idea sa lasa at itsura at texture ng fudgy brownies po natin. Ayan! Basta sa tiki man, excited na excited. Okay? So, parehas lang naman yung ingredients na inilagay natin na luto sa oven at sa improvised oven. So, parehas natin titikman para malaman natin yung pinagkaiba. Okay? So, itong manipis at mas malapad, ito yung luto natin sa oven. Tikman na din natin yung luto natin sa improvised oven. Okay, so unang-una, malalasa talaga natin yung pagka-chocolate ng ating brownies. So pangalawa, pudgy po talaga siya at chewy talaga yung brownies po natin. Kaya lang,
mas chewy po yung makapal kumpara po dito sa medyo manipis. So parang tingin ko naman, ang pinakang diferensya lang dahil mas makapal po itong isa. Pero parehas naman siyang pudgy, parehas chewy. So achieve na achieve po talaga natin yung tawag nating pudgy and chewy brownies. Okay, so sa pinakang tamis naman para sa akin, saktong-sakto lamang siya. At tapos yung ibabaw, shiny rin siya. At ang isang tips po doon para maging shiny, dapat ma-mix po natin ng ayos yung ating milk margarine at yung ating pong sugar. So sa magtatanong ng shelf life po nito sa room temperature, 1 week. Pag inilagay naman po natin sa ating ref, sa chiller po lamang, aabot siya ng 3 weeks. Pero kung ilalagay naman po natin sa freezer, aabot naman siya ng buwan. Okay? Dagdag extra income po ito. At bukod po doon, pwede rin po itong panghandaan. Ngayon, mag-costing naman po tayo para malaman natin kung magkano po yung magiging puhunan. Pero magkocosting pa rin po kayo ng sa inyo dahil magkakaiba po tayo ng lugar at magkakaibang presyo po yung nabibili po natin. Okay? 3, go! Okay, so ngayon tayo ay magkocosting na. Pagsasama-samahin na po natin yung costing sa dry ingredients at sa wet ingredients. So isang costing lamang po yung gagawin po natin, yung unang minix po natin. Yung sa improvise, hindi na po natin isasama kasi parehas lamang naman po yun. Okay? So, umpisahan po natin sa 100 gram ng all four post flour, 6 pesos. Cocoa powder, 9 pesos. And white sugar, 14.28. Pero sabihin na po natin na 15 pesos para sa salt na inilagay po natin. And margarine, 24.86. Sabihin na po natin na 25 pesos para sa vanilla po natin. So, sa dalawang itlog, 15.32. Pero sabihin mo lamang po natin na 16 pesos. Yan, milk chocolate, 53.65. Sabihin na po natin na 54 pesos. Kaya ang total po lahat ay 125 pesos. Pagpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. Sa labor po natin, sa kuryente, kung sa oven po natin lulutuin. At kung sa improvised oven naman po, sa gas po natin. Sabihin na lamang po natin na 30 pesos dahil kaunti lamang naman po yung ginawa po natin. Kaya ang total po lahat ng puhunan ay 155 pesos. Ngayon, i-divide naman po natin sa 16 slice na nagawa po natin. Kaya ang kalalabasan po nun ay 9.68 po ang puhunan kada isang slice. So sabihin na po natin na 10 pesos para po sa cupcake liner po natin kasi mura lamang naman po ito. Ngayon, ang pagpepresyo pa rin po nito, depende pa rin po sa atin dahil magkakaiba nga po tayo ng lugar. Magkakaibang presyo po yung nabibili po natin. At bukod po doon, meron po talaga lugar na mahirap magbenta dahil medyo kapos nga po sa budget. Kaya ang mahalaga po doon, magkocosting po tayo, makapagpresyo ng kahit papaano, meron po tayong kita. Okay, so mas maganda na po yung merong kita na pag pinagsama-sama po natin, malaking bagay na din po yon. At idadagdag na din po natin sa pangkain po natin araw-araw or pambaon po ng mga chikiting po natin. Okay? So, pwede po nating ibenta ng 13 pesos hanggang 15 pesos. Pero ako po ay tutuusin ko sa 15 pesos. I-minus po natin yung 10 pesos na puhunan. Posible po tayong tumubo ng 5 pesos po kada isang slice. Yan ngayon, yung 5 pesos, i-times po natin sa 16 slice. At posible po tayong tumubo ng 80 pesos. So, hindi na masama yon, lalo na po kung nag-uumpisa pa po lamang tayo. So, kaunti lamang naman po yung gagawin po natin at napakadali lamang po yon. Talagang gusto po natin ang pag-bake at pagluluto, hindi po tayo makakaramdam ng pagod po dito. Okay? So, halimbawa, para magkaroon lamang po tayo ng idea, kung araw-araw po tayo ay gagawa po nito at napapaubos po natin yung 16 pieces, sa loob po ng isang buwan, posible na po tayong tumubo doon ng 2,400 pesos. So, pwedeng mas higit pa po doon yung tubuin po natin kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, pwede pa po tayong maglagay ng iba't ibang toppings po dito. Kasi alam naman po natin, paganda po ng presentasyon ng produkto po natin, pwede po tayong magpresyo ng mas mahal kumbaga. So, depende na po sa atin yun. Doon na po papasok yung diskarte po natin. Okay? So, halimbawa, sinipagan po natin at kinarir po natin itong pagbabrownies. Kapag nadodobli na po natin yon, posible na po tayong tumubo ng 4,800 pesos. So, depende po yon sa sipag at
diskarte po natin. Hindi po imposible na mawalan po ng laman ang bulsa po natin. And meron na po ulit tayong dagdag extra income. Huwag nyo na po ulit kalimutan na i-like at i-share ito pong video natin. Kasi sa ganito pong paraan, makakatulong din po tayo. Kasi meron po tayong mga kaibigan, mga katrabaho, or yung mga kananay po natin, naghahanap ng extra income na aangkop din po sa kanila. So, kita-kits na lamang po ulit sa mga next video po natin. Okay? Bye!